na babaeng naaabna ang napanaginipa ng teen star na si Joyce Chin nung 12 taong gulang pa lamang siya. At kamakailan lang, muli itong nagbalik para dalawin si Joyce sa kanyang panaginip. Ano ang patay ng kaluluwang ito? Bandang dapit hapon, nagising naman si Chris Martin dahil may mabigat na nakadagan sa kanyang katawan. Isang bagay o nilalang na hindi niya nakikita. Ang kanilang kwento ng kababalaghan ng unang salvo namin sa inyo sa maintigang Halloween special ng Show Distensya. Lagi kong masakit ko yung same na tao na naaag na, same na babaeng naaag na. Tapos ako hirap ako gumalaw kasi ang bigat ng dito ko. Kasi hinihiga ako pag ganito. So nang aside, ang bigat. Sabi may nakita ko din sa cortina kasi ali, may mansya ng dugo. Bakit lang yung dalawa kayo? Sabi sa Denver, sa partnership. Sa set na ikaw lang ang mamahal, una na pinagsaluhan ng Chris Martin at Joyce Chin, ang isang na nakakakilala pa sa tagpong ng patayo sa kanilang balik. Punag-dating kami sa Nasugbu, Batangas, sa isang hospital doon. Nung gabi na, trip lang magtumang tabangan, sumilip lang ako sa hallway. Tingnan ko yung pag-anon at saka yung pag-anon. Pagtingin ko dito, sa doon sa dulo ng parayot na hallway, yung ilaw doon sa dulo, nakabukas, tapos biglang namatay. Bigat sa pakiramdam eh. Saka yung namatay yung ilaw na nandito yung switch, parang kakaiba na rin. May tutulog ako. Nung nagising na ako, lahat sila tulog, friend. Mas ako hirap ako gumalaw kasi ang bigat nandito. Kasi hinihiga ako pag ganito. Ito na kasay. Ang bigat. Sabi may nakita ko doon sa cortina. Kasi parang ward siya. So parang nagsiseparate ang mga cortina. Ay nakatali. May man siya ng dugo. Sa tulong ng metaphysical desk na si Mabiba, sinubukan niyo bibigyan ng kahulugan ang maipalaman na ito ng mga diyawang lalaki sa mga lalaki ng bibili. Ano pong normal? So, hindi normal? Hindi sabi, hindi normal. So, hindi siya yung muscle pain eh. Hindi siya yung ngalay. Alam mo may nakapatong, alam mo mabigat. So that implies it's not something physical. Hindi rin naman napindot yung mismong switch, namatay lang talaga yung ilaw. Okay. So electricity, basta dinadaunan ng electricity, energy pa rin yun. Kahit nga sa telepono, pwede mo makausap yung namatay na. Nang namamangitin niya mga iba, itinahamin niya rin ang mga kakarap ang isa sa nilang nakaratarap na karanasan. Nagkausap kami sa phone, gabi. Diba? Mm-hmm. Kasi, una po, ako muna, mm-hmm. parang hindi ko siya naririnig. Ang ayun ko, puro ganun lang yung naririnig. Kasi parang sabi ko, wala, ano nangyayari? Mm-hmm. Binata ko yung phone. Nung tumawag naman ulit, sabi naman niya, hindi ko kasi ako, nagkukwento ko. Kasi naririnig ko ng batang umiiyak. Mm-hmm. See? So, bakit lang yung dalawa kayo? Sabi sa Denver, sa partnership, may katandem ka para yung isang entity totally mag-manifest or mapansin nyo. Pero kung wala lang. Mm-hmm. Pag natutulog ako, may ako isang nakikitang babae na naaag na. Mm-hmm. Mga isang buwan ko po yata sa nakikita. Ito yung patulog na ako, mm-hmm. sikit na ako. Mm-hmm. Hindi mo tinry ka usapin? Ayoko po. Gusto mo subukan na rin. Para once and for all, may closure. Pwede mo. Significant siya sa buhay mo o buhay ng pamilya mo. Oo, significant para sa kanya lang. Yan yung mga souls na hindi dito lang sa realm na to. They might as well i-elevate na lang sila to a different realm. Be it termed as limbo or whatsoever, it's not heaven. Neither hell. A place na hindi siya manggugulo at hindi siya magugulo. Kung ano nung tumatakbo sa utak ko. Hindi naman ako natatakot, pero kinikilabutan ako dati. Mula po nung time na yun, hindi na ulit ako sumilip sa labas. Hindi na ako humiwalay sa mga kasama ko.